Shout out tayo mga idol sa lahat ng mga Solid Marseille supporter. Shout out kay Idol Marvin Maliveran, Luz Pool, Ava Atinder, Miss Miami Laurel, Ellen Mia Nihat, Amadio Flores, Gerald Anubo, Badit 3221, B73MB, Jose Pacificador, Kit Aguilar, Sunny Anya, Grace Riquetelio, Charlene Gumansing, Jerry Flores, Sandra Herrera, Norlin Picatse at Joby Bilio. Shout out din tayo mga idol sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. At maraming salamat sa mga nag-sponsor sa amin, sa mga walang sawang sumusuporta at nagbigay sa amin ng malaking halaga para sa mga prizes. Kay Idol Marvin Maliveran, Luz Pool, at sa lahat ng kanyang kasamahan ng mga OFW, kay Roman Villanueva, taos pusong nagpapasalamat ang Marseille sa inyo. Agad na umalis sina Tatay Akong para magbarikada sa harapang bahagi ng lugar kasama ang mga tinggiro at ang 10 mga gabunan, habang sina Manong Dudoy, Pinunong Aki, Arman, Edgar at ang 6 ng mga mandirigmang Maharlika, papunta ang mga ito doon sa Kakahuyan. Ang balak ni Pinunong Aki, susubukan nilang kalabanin at harapin ang mga swang at alalay sa kanila ang grupo ni Tatay Akong. Kung maaari, hindi nila papayagang makapasok sa kabayan ang mga ito. Ayaw ni Pinunong Aki na may mamatay at magbuwis ng buhay sa kanyang mga kasamahan, lalo na ang mga batang gabunan. Ilang sandali, nasipat na nila ang mga kalabang aswang. Padilim na din ang kapaligiran. Napakarami ng mga ito, sabi ni Pinunong Aki. Gabriel, Garudo, ano sa palagay ninyo? Kaya nyo bang pigilan ang mga aswang na yan na makapasok sa kalublooban ng ating kabahayan para sa kaligtasan ng ating mga kasamahan, Pinunong Aki? Kahit na buhay pa namin ang nakataya, gagawin namin ang lahat para mapigilan namang sila. Ilang sandali pa, nakita na din pala sila nitong si Tatay Arong, na sa pagkakataong yun, nasa kabilang bahagi lamang ng mga Kakahuyan. Lumapit agad ang mga ito sa kinaroroonan nila ni Pinunong Aki kasama ang mga gabunan. Nagkatitigan ang magpipinsan. Sabi agad nitong si Pinunong Aki sa pinsan na si Tatay Arong, "Sagad na talaga ang kasamaan mo, Arong, na pati mga sarili mong mga kadugo gusto mo nang patayin." Tumawa lamang ito habang papalapit sa kanila. "Sasakupin namin ngayon ang buo mong angkan, Aki, at patayin namin ngayon ang mga ipinagmalaki mong mga mandirigma." Pagkatapos, tumingin ito isa-isa sa kanila. Sabi ni Gabriel kay Pinunong Aki, "Pinunong Aki, kami na ang bahala sa kanila. Bumalik na kayo sa loob ng kabahayan. Kailangan kanila doon." Ang sabi din ni Manong Dudoy sa kanyang dalawang kaibigang antinggero, "Arman, Edgar, sumama muna kayo kay Pinunong Aki. Mukhang lubhang delikado ang mga kalaban natin ngayon.
Pero si Arman, ayaw nitong umalis at iwan sila. Manong Dudoy, ito ang ginusto namin na landas. Sama-sama na tayo na makipaglaban sa kanila. Pero napatigil sa pagsasalita at pag-uusap ang grupo nila ni Manong Dudoy. Dahil suminyas na itong si Tatay Arong at nakita nilang mabilis nang tumatalon-talon sa itaas ng mga puno ng kahoy ang mga busaw at papunta na sa kanilang kinatatayuan. Habang ang mga gabunan, umatake na din ang mga ito, mabibilis na tumatakbo sa damuhan. At ang mga amamatyag, nakita nilang mabilis nang dumaan ang mga ito sa ilalim ng lupa, papunta na rin sa kanila. Ang grupo naman nila ni Tatay Arong, mabilis nang umalis ang mga ito at papunta sa kabilang bahagi ng lugar para tuluyan nang makapasok ang mga ito sa kalubluuban. Pero nakaharang sa kanila ang grupo ni Tatay Akong kasama ang mga antinggero. Nagsimula na ang bakbakan. Kailangan na ipagtanggol nila ni Gabriel ang angkan ng mga gabunan. Mabilis na tumalon ito sa mga puno ng kahoy para salubungin ang mga umaataking mga busaw gamit ang kanyang armas na kampilan. Mabilis niyang pinagtatagpas ang mga kalaban. Nang matamaan niya ang dalawa, bumagsak kagad ang mga ito sa lupa at nangingisay. Umigpaw pa itong si Gabriel sabay tagpas sa liig nung isa pang busaw. Tumilapon agad ang ulo nito at agad na namatay. Nang maabot pa niya ang tatlong mga aswang na busaw, itinarak ni Gabriel sa dibdib ng aswang ang dalang kampilan, sabay hawak sa ulo nung isa at pinagkakagat na ito sa leeg. Pagkatapos, pinagtatagpas ang dalawa pa. Bawat maabot at mahawakan itong si Gabriel, ibabalibag ito sa lupa. Pagkatapos, sundan ng mga paghataw sa dalang kampilan. Grabe ang ingay ng mga aswang, mga angil, alulong at mga hiyawan ng mga nasasaktan. Habang si Garudo, Kintin at Malay, gamit ang kanilang mga armas, inatake na din nila ang mga amamatyag. Pinaghampas ito ni Garudo gamit ang kanyang pamalo. Nang tamaan ang dalawa na nasa lupa, agad na naghiyawan ang mga ito dahil sa sakit. Sinubukan pa ng mga mamatsyag na pagkagatin sila sa paa at hilahin papasok sa ilalim ng lupa. Pero gamit ang mga plumingko nitong si Kintin, agad na napuputol ang mga kamay ng mga amamatsyag. Hinihila din nila ito paitaas sa lupa at pinagtatagpas. Sunod-sunod nang bumagsak ang mga kalabang aswang at agarang namamatay. Habang sina Manong Dudoy, Arman, Edgar, kasama sina Kuroko at ang isa pang mandirigmang Marilica, sinalubong nila ang mga papasugod na mga gabunan. Gamit na ngayon ni Manong Dudoy ang agimat ng lapok, agimat ng dakit at ang agimat ng pangil ng kidlat. Hawak na din niya ang itak na gawa sa tanso at bulalakaw ang hawakan. Sa buong buhay na paninirahan ni Manong Dudoy sa kabilang isla, doon sa bukirin ng Kalabira, hanggang maaari ayaw niyang pumatay ng mga aswang. Binibigyan niya ng leksyon ang mga ito para mapasunod
at para magiging payapa ang lugar doon sa kabundukan ng Kalabira. Pero kakaiba na ngayon, dahil dito sa Isla ng Walog, may matinding hidwaan ang mga kapwa aswang at sobrang agresibo ang mga ito. Kailangan na niyang pumatay para mailigtas ang mga gabunan na kakampi ng kanyang anak na si Gabriel at nitong si Pinunong Aki. Kailangan na lipulin ang mga masasamang aswang. Ilang pag-atake ni Manong Dudoy, bumulakta agad ang apat na mga gabunan. Pinagtutulungan na rin nila ni Arman at Edgar ang dalawang aswang na umatake na din sa kanila. Ang isang mandirigmang marilika na kasama nila ni Manong Dudoy, gamit nito ngayon ang latigo na gawa sa buntot pagi. Mabilis na pinaghataw ang mga aswang na gabunan. Bawat tamaan, agad na humihiyaw ang mga ito. Habang sa kabilang banda, nang makita nila ni Tatay Akong ang maraming mga aswang ang papasok sa mga kabahayan, agad na tumakbo ang mga ito para salubungin at atakihin ang grupo nila ni Tatay Arong. Habang sina Tatay Aki kasama ang ilan sa mga aswang, nakahanda na din ang mga ito habang nakapalibot sa kanilang mga kubo. Nang mapang-abot ang grupo nila ni Tatay Arong at Tatay Akong, nagkabakbakan na ang mga ito. Pinagkakalmot ng mga gabunan ang grupo ni Tatay Akong at ang ilan na may alam sa mga orasyon. Agad na nag-usal ang mga ito. Pero nilalabanan din ito ng mga orasyon ng grupo nila ni Tatay Akong, habang gumaganti na din ang mga ito ng pag-atake gamit ang mga itak na gawa sa tanso at mga sibat na gawa sa bagakay na kawayan. Napapatay na nila ang ilan sa mga gabunan, pero may ilan din sa kanilang hanay ang sugatan at tatlo sa mga ito ay malubha ang sugat. Ang mga babaeng gabunan naman nakakampi nila ni Pinunong Aki, nakapwisto ang mga ito kasama itong si Tatay Baog. Nakahanda na ang kanilang mga gamit at gamot kung sakaling may mga sugatan sa kanilang hanay. Habang sa kakahuyan, maraming mga busaw na mga gabunan at mga amamatsyag ang mga nakabulagta sa lupa sa paglipas ng ilang minuto. Tinawag na din nitong si Gabriel ang kanyang gabay para tulungan sila na labanan ang mga aswang. Pati na rin ang gabay ni Garudo. Tinawag na din ito na isang engkantong akor. Hawak nito ngayon ang latigo at mabilis nang pinag-aatake ang mga kalabang aswang. Ito din si Manong Dudoy. Tinatawag na din ang kaibigang engkanto na si Pintik at buong tapang na nakipaglaban ang mga ito sa napakaraming mga aswang. Itong sina Kintin at Malay, mabilis na tinulungan si Edgar dahil malubha ang tama nito sa katawan. Nasugatan ito nang mahila ito ng mga amamatsyag at pinagkakagat. Dinala agad ito ni Malay sa mga nakantabay na grupo nila ni Tatay Baog para magamot. Patuloy ang labanan. Mabilis na tumatalon-talon ang mga kapwa aswang. Marami na silang napatay, lalo na sina Manong Dudoy, Gabriel at Garudo kasama ang kanilang mga gabay. Lumipas pa ang isang oras, napapatras na ang mga gabunan
na sinubukang pasukin ang kalublooban ng kabayan dahil ito sa ginawang pag-atake sa grupo nila ni Tatay Akong. Pero may mga sugat na din ang ilan sa kanila. Kaya napilitan ng tumulong ang grupo nila ni Pinunong Aki na nakabarikada sa kabilang bahagi ng kabayan. Napaatras na ang mga gabunan na pinamumunuhan ni Tatay Arong pabalik doon sa Kakahuyan. Pero patuloy pa rin ang labanan. Marami na ang mga sugatan at mga namatay, lalo na sa mga hanay ng gabunan, Busaw at Amamatsyag na kasamahan nila ni Tatay Arong.